Sa Facebook Live ng partner ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanalit Lavansenia, makikita silang dalawa na nag-uusap hawak ang dyaryo kahapon. Patunay raw ito na buhay ang Pangulo at malayo sa kumalat sa social media kahapon na patay na ang Pangulo. Sa isang video clip na nirelease ng Malacanang kahapon, nangutya ang Pangulo sa mga naniniwala raw na patay na siya. In the news that I passed away, then I request of you, please pray for the eternal repose of my soul. My reaction to my passing away, I will ask God first if he's available for interview. Ang Malacanang sawa na sa mga ganitong ipinapakalat na impormasyon. Kaya raw kinansela ng Pangulo ang pagpunta niya sa Tacloban City noong Biyernes para sa Barangay Summit for Peace and Order ay dahil may sinat ito. Sabi ni Bong, go, may slight fever. Okay. So sinat lang siguro. So he wanted to make sure na hindi na lalalayong. Kaya nagpahinga. Ang itinuturo ng Malacanang na nasa likod ng kumakalat na impormasyon ang mga kritiko ng Pangulo. Eh kasi yung mga makukulit, you know, they cannot accept the fact that this president appears to be indestructible and apparently immune from any illness despite his punishing schedule. They just kill him in their minds. Hindi rin daw kailangan maglabas ng medical bulletin ng Pangulo. Sa Section 12 ng 1987 Constitution na kasaad na kung magkakasakit na malubha ang Pangulo, dapat ay ipaalam ito sa publiko. Hindi rin daw dapat pagbawalan ng access sa Pangulo ang mga kalihim ng National Security, Foreign Affairs at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. No, mga naman medical report. Nagpahinga lang medical report na kagad. Pag serious illness lang. Joseph Morong, GMA News.